guys, welcome back to my channel. It's me again, Marge, and for today's video is i-share ko sa inyo kung paano nga ba kami nakatipid sa pag-print ng aming modules. So, alam naman natin guys, ngayon due to pandemic na wala tayong face-to-face na klase and karamihan na ginagamit nating mode of learning is yung modular. And alam naman natin kung gaano kagastos mag-print ng mga modules. Kaya nga naman, very thankful kami kasi meron kami kasama napakaganda na kanyang ideya. At yun ay walang iba kundi si Ma'am Lizette Patricio. Suggest niya sa amin guys na i-print namin yung modules namin into booklet type para nga naman makatipid kami. So from 4 pages down to 1 page na lang. So malaki talaga yung matitipid naming bond paper pag booklet type yung pag-print namin ng aming modules. And si-share ko sa inyo kung paano yun gawin ngayon. So without further ado, let's get started. So, ito yung sample ng aking module. So, naka-PDF file siya. So, kung yung module nyo, wala na kayong gustong baguhin or i-edit, pwede nyo na siyang i-diretso print. Pero kung may babaguhin pa kayo or gusto nyo i-edit yung module nyo, so, kailangan nyo siyang i-convert yung PDF file nyo into Word format. Kasi nga, pag naka-PDF file siya, hindi siya pwedeng ma-edit. So, paano nga ba mag-convert ng PDF into Word file? Okay? So, madali lang guys. I-open lang natin yung Microsoft Word natin. Minimize lang natin. And then, yung PDF file na gusto nating i-convert. So, yung gagawin natin is to drag and drop lang sa Word application yung PDF file na gusto nating i-convert. And then, magpa-prompt siya, Word will now convert your PDF to an editable Word document. So, click lang natin yung OK. And then, hintayin natin. So, kung mag-convert pala kayo guys ng PDF file into Word format, huwag kayong mag-expect na as is yung pag-convert niya into Word. Kasi yung mga spacing niyan, yung mga positioning niya is nag-iiba, especially kung yung PDF file na i-convert nyo is maraming graphics. So, double check nyo lang and then i-check nyo lang mabuti and then i-edit nyo lang. So, eto na yung ating module na naka-Word format. So, pwede na natin siyang ma-edit. So, once na-edit natin siya, guys, tapos na natin. So, dapat natin itong ibalik ulit into PDF format para makaprint tayo ng booklet. So, yun yung goal natin. Bakit sa booklet natin ipiprint? Kasi para tipid tayo sa printing, sa bond paper. Kasi yung 4 pages nyo, magiging 1 page na lang yan pag nakabooklet siya. So, paano siya natin ibabalik sa PDF format? So, gagawin natin is click natin itong file. And then, click natin yung export. At click natin yung create PDF. Para magkaroon siya ng copy into PDF format. So, pwede natin siyang i-rename APAN module. Ayan. And then, click lang natin yung publish para mag-save siya. Hintayin natin na lumabas yung PDF format niya guys kasi automatic siya lumalabas dyan. And then ready na natin, pwede na natin siyang i-print. So hintayin lang natin kasi medyo mabagal. Alright, so ayan na naka-PDF na to. So ready na to for printing natin. So control P lang natin. Or pwede pumunta tayo ng files and then i-print natin. So, ayan. So, as you can see, may page sizing and handling, my size, poster, multiple, and booklet. So, dito tayo sa booklet.
check natin yan. And then, make sure natin na yung booklet subset is both sides. Meaning, yung printout natin is magkabilaan, back-to-back page. Yung printout natin para tipid sa bond paper. And kung gusto niyo check yung size ng bond paper nyo, dito kayo pumunta sa properties. And kung gusto niyo baguhin to, gusto niyo gawing letter or legal size, so i-check nyo lang. So okay na to, A4 yung sa akin, click ko lang yung okay. So okay na to, guys. Change ko lang yung printer. And then, ipiprint na natin siya. After nyan, magpa-prompt yung ating printing. So, may guide siya. As you can see sa screen, may guide siya kung paano natin ipoposition yung paper pabalik doon sa paper feed. Okay? For our back na printing. Yan siya. And click natin yung resume. So ang gagawin lang natin, guys, is i-fold lang natin siya and then i-staple natin. And then, so okay na siya.